hanggang sa nakita po yung pulis, bumulot ng baril. Yung may kulang na pero bumulot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pakiramdam na mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Malas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na un. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang imbis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Alright! Mabuting araw po sa inyong lahat. Isumbong mo kay Pulpo na. Alas tres na po, 3 o'clock habit natin, isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Alin Ferrer. At ako naman po ang inyong kakampina, si Bon Tulfo. Ako naman po ang original na sumbungan ng bayan, si Kuya Mon. Ayan, magandang araw ha, mabuting araw Kuya sa ating lahat. Samahan niyo po kami, isang oras po tayo ulit, magkwentuhan at magsumbungan. Sumbungan talaga. Ayun. At 87 days to go na lang, Kuya Mon. Ah? Merry Christmas na. 87 days. Oh. Ano, magkaroon na ng vaccine? Bago sana. Oh. Yun naman ang chismis, di ba, Kuya Mon? November. Gaya ng sinabi natin kahapon. Well, hindi naman chismis. Nabasa ko yun sa news. Oh. At sana nga, para kasi nag-aalala yung mga kaubayan natin, Kuya Mon. Mukhang wala daw Christmas party magaganap. Pinagbabawal daw. Ano ba advantage ba sa yon? Wala. Alam mo naman, yung kampas ko kasi para sa akin, yung Christmas party ay para yung magtipon-tipon. Yung mga reunion. Yung mga dating kasama natin sa isumbong mo kay Tulfo at yung mga ngayon. Nagkakaroon tayo ng yearly reunion tuwing Pasko. Kaya reunion kasi yan eh. Reunion, correct. Mm-hmm. At masaya kasi may kanya-kanyang gimmick tayo pagka December, di ba Kuya Mon? May mga tema-tema kami, may mga theme. Mga ka-ekan ba natin? Papakamasaya lang. Oo. Kaya tama lang, sinasabi, dahil nga sa pandemya, Kuya Mon, di ba, distancing, bawal mo na mga pagtitipon. So, baka wala mo ng mga party. Dinidiscourage. Eh, kung pwede daw, 10 lang daw tayo mag-Christmas party. Well, mag-Christmas party, 10. Oh, yan. Anyway, basta makaraos tayo. No? Eh, mag-party tayo kaya hindi. Tatuloy-tuloy ang party. May araw mga baka magkaroon ng vaccine before December. Oh, yan. At syempre, inaasahan ng lahat yan. Magandang regalo sa ating lahat yan pagka natuloy na yung vaccine na yan. Anyway, saka kahit naman ganun partner, may singit ko lang. Okay. Si Kuya mo naman tuwing December, hindi mo naman mapipigilan na magpigilan. Ay, syempre. Meron pa rin tayong mga proyektong ganun. Yun ang hindi na napipigilan. Hmm. May nagsabi pa, Kuya Mon, ha? Imbis daw na yung gastusin sa Christmas party magagarbo, idagdag na lang daw sa bonuses ng mga empleyado. Ayun. Kasi nga daw, gastos lang yung
party-party. Kinalidyo na din. Si Kuya Monfu. Sabi Kuya Monfu. Wala siya sa rinig. Saan mo nalaman yan? Si Santa. Nakangiwi. Pag-aliw mo ka eh. So, abang. Yung namigay tayo ng Pasko. Kailang taon na yung nakaraan? Parang mga 3 years ago. Hindi. Na naka-costume ka. Naka-costume ka? Pumunta tayo sa Makati, doon sa Miss Quartz. Nga. Naka-Santa Claus costume ka? Naka-costume ka ng Santa Claus, oo. Oo. Oh. Tapos meron pang balbas dito. Tapos, ang gugulo ng mga tao. Tao. Yung nagagawa, nagtutulakan. Tapos si walang, yung pang walang order. Kung saan nakikita natin na naibigyan na yung Christmas package nung yung isang tao, yung kanyang pamilya na sumasama uli. Ayun, gusto pa makauli. Nagtutulakan. Yes. Pati yung mabaka. Sabi ko, ho, 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 ho. Umayos kayo, ho, ho. Actually, iba yung kwento sa akin eh. May kasama. Ho, ho, ho. Iba yung kasama. May kasamang... sabi ng mga bata, oh. Si Santa Claus nagmumura. Nagmumura. Pasaway kasi yung mga na hindi umaayos. Oo, sabi ko. Si Santa Claus pala mainitin yung ulo. Wayos kayo. Ay, sana mo mag-costume ka. O, magkailan ka raw makakapag-costume ulit ko yung mga. Pwede mo ba daw ba ulitin yon? Merong mas may isang tao diyan na mas bagay magsuot noon eh. Ah, si Roger. Diba, Kuya Mon? Si Roger. At saka itong isang bago nating kasama. Ay, bago yan. Bago yan. Pwede sa kanya mag-coach. Si Bon, right? Oo. Si... Pero hindi ako magmumura. Ah, na. Oo. Anyway, Kuya Mon, sa Lunes ay simula na ng school. Sa public, ay mga at saka yung public. Mga colleges natin. Start na ng klase, pero sabi ng iba, sana daw i-move ulit, i-cancel, i-postpone. Kasi hindi pa daw ready yung mga teachers natin at saka yung mga estudyante natin dito sa new normal na pag-aaral ng mga estudyante. Yun. Oo, kasi nga, maraming walang gadgets. Yung mga nasa probinsya. Oh, walang mga kwan. Wala. Kaya may module. Internet, mga tablets. Wala. Siyempre, problema pa sa wifi, di ba? Wala rin sa mga probinsya. Bakit nga sa puno, Kuya Mon, yung mga teachers eh? Akyat sa puno o sa bundok para lang makakuha ng signal. Wala. Actually, partner, Kuya Mon, walang pasok ngayon eh. With regards to internet, ah. Speaking of which, walang pasok po ngayon. Naging asynchronous na rin yata sila. And nagbabasa-basa na lang and everything. Oo. Kaya, pero tuloy pa rin daw, sabi ng DepEd, tuloy pa rin ang eskwela kasi may mga modules. Nabalita, ano ba Kuya Mo, yung isang may private school eh. May pinibigay ng modules. May mga hindi magandang salita na nakalagay dun sa modules nila na yes. Oo. Oh. Nakita ko yun. Ano ba yung mga sinabi? Ano ba ron? Sinabi? May double standard eh. Double standard meaning? Ah, double entendre. Sabi nila. Dalawang na... Parang kunwari yung pangalan. Yes. Parang si Gina. Ano daw si ano? Ginawa example si Gina Coles. Yun. Aba, Amerikana. Gina Coles. Si Gina Coles. Ganun yung word. Yun yung mga... Yan. Anong kaya Gina Paul? Gina. Si Gina. Her name is Gina. Tapos yung apelyido niya si Coles. Gina. Gina Coles. Parang na Armando Prugot. Ayun, mga Armando. 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 Apelyido niya, Prugot. Oo. Kaya nag-react dyan ng DepEd, parang pinapaayos yung modules na yun. Kasi may mga bastos sa world. May mga bastos. May mga bastos. Maganda para sa mga estudyante. Ayan.
Ba't naman kasi naging ganon, partner? Sino ba na? Publisher baka ba? Hindi na-proof. Baka hindi na-proofread. Alam mo, na-proofread. Mga alin, Bon, mga kabataan ngayon na wala na yung malisya na yan eh. Kasi wala na. Sa internet, nakikita yung may mga porno hub. Wala na, meron na talaga. Wala na. Yung access kasi napakadali, partner. Hindi na bago. Alam na ng mga bata, kabataan yan eh. Yes. Meron silang access sa internet, yung mga pornography. Meron. Kaya may nagsasabi, minsan, hindi mo na kailangan ng sex education. Mas, alam na. Doon na sa, doon sa, anito, sa internet. Kaya lang, may guidance. May guidance. Anak, wag mong tularan yan. wag tularan. Wag tularan. Mami, bakit kinakain? Di ba? Yan na naman tayo. Ngayon, sasabihin ng mami, anak, ano ito? Yan ay paglaki mo na, yan ang gawin mo. Pero wag ngayon. Mata ka pa rin. Mami, bakit? Ano? Akala ko sasabihin ko yung joke niyang tagutong. Tagutong kasi. Akala ko yung segue yun. Parang yung joke na ano to, kaya lang English eh, kaya hindi ko ma, ano to, hindi ba kayo hindi maintindihan gaano ng mga tao? Yung sabi nung ano ito, pumunta sila sa park. Uh-huh. Mami, sabi nung what? Eh, yung bata, 5 years old eh. Mm. What are those dogs doing? Eh, nagkakastahan yung aso sa public park. Oh, sabi niya, never mind. Don't mind those dogs. Why? Because they're just fighting. Are you fighting? Okay lang daw. Narinig yung homeless. Yung homeless, yung hobo. Tumawa. Tapos, nilingon ng nanay, how dare you laugh at me? Why are you poor, useless man? Sabi nung one, tumindig yung lalaki, yung hobo. Why? You wanna fight? Gusto mo pala. Anyway, sige, samahan niyo po kami dito. You know, ano lang yun, parang nauna na ang dessert. Dessert na yan. Appetizer. Ayan. Ayun, mamaya ako sa payanan, Kuya Mon, mga all tungkol sa OFW, ang ating mga sumbong ngayong araw na ito. Yung isa, OFW sa China. Ayan, gusto na rin umuwi nito dahil wala na, nag-TNT na doon eh. Humingi na sa klolo na mapauwi na siya dito sa atin. Mamaya ang tapayanan ho yan. At isa naman, well, depressed na pala ito ha. Na-depressed siya Kuya Mon ha. Itong nasa China. Okay. Itong pangalawang sumbong natin sa Saudi, depressed din. Kaya lang, namatay itong OFW natin. Namatay nang dahil sa depression daw doon sa Saudi. Actually, Kuya Mon, partner, mamamatay sa baho ng mga Arabo. Hindi doon, sa depression eh. Oh. Actually, Kuya Mon, yung kaso natin sa China, nung ako nakatanggap noon, Kuya Mon, yung mother, kaya medyo na-depressed, gawa ng bukod sa nawalan na ng trabaho, nagkaroon pa daw ng utang. Yun. So ngayon, may konting maltreatment at the same time itong mga kababayan natin na mababait din, tinulungan ngayon siya. Kaso Kuya Mon, partner mamaya yung kabuuan niya, may mga voice clip tayo niya. Wala siyang wala nga lang siyang kasama, so medyo kaya siya nakakaawa. At isa pang sumbong natin, isang dating OFW naman ang nagpundar ng house and lot. Nakapagpundar na siya, ha? Bayad na, fully paid. Swerte to si nanay.
Kaya lang problema yung inilapit sa atin, abay, matagal nang fully paid, wala pa yung titulo sa pangalan niya. Nako. Inilapit naman niya sa atin. Isang sikat na developer ito ang kanya inireklamo sa atin. Dito kapitbahay natin. Sige. Mamaya po lahat ng ito ibibigay ho namin. Sige. Ang kose ng hapon. Ang tagapagtanggol ng nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungukil pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ng nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungukil pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bold Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungok, ipulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pungok, ipulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Revolutions Per Minute with host Marilyn Cragg and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives as well as personalities with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel RJ News PH. The Observer Pusong Minero is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer Pusong Minero, hosted by Felix Tam. All right, babalik tayo. Dito sa ating programa, may announcement tayo. Announcement lang tayo, Kuya Mon. Yun daw, yung microwave receiver ng DZRJ ay tinimahan daw ng kidlat dyan sa may Antipolo. Kaya pinapaalam lang ho namin sa followers natin, sa mga viewers, na hindi muna tayo mapapanood sa teleradyo natin, yung sa TV station natin, wala muna. Dahil inaasikaso, inaayos daw ng mga engineers. So, pasensya na po muna. Pero sa internet, yes, internet, meron naman. Meron. Naku, Antipolo pa, partner. Area mo. Itinamaan ng kidlat. Maraming kulog eh. May nakakarinig ba kayo ng kulog yan? Dito na nga. Makulimlim dito, Kuya Mon. Makulimlim po. At saka yun na malakas ang kulog. Yes. Paulan na rin po sa area na to. Panahon kasi ng tagbagyo itong mga panahon ito. Yes, tama. Actually, pansin ko, hindi tayo binabagyo eh. Hindi tayo binabagyo itong panahon parang na ito. Parang madalang. Madalang. Napansin niyo ba yun? Madalang. Anyway, sige. Sige, unahin natin itong sumbong partner yung sayo. Ito ha, kasi mas kabisado mo ito. Reklamo nitong ating OFW na nasa China. Yes. Oh, ikaw nag-interview dito siya. Ang pumunta sa atin, yung anak ko yung mo, si Kenneth, para humingi ng saklolo para tulungan yung kanyang nanay. Sige, kung ano po yung sumbong, pakinggan ho natin muna. Ito pong salaysay o pahayag ni Kenneth. Doon po yun po yung masiguro po mga dahilan. Kasi nga po,
nawalan po siya ng trabaho. Tapos po, ginigipit po siya nung ano sa kanya, nung nag-recruit po sa kanya para po makapunta doon. Po, nito lang din po kasi namin nalaman na TNT po pala siya doon. Yun, naging TNT itong si nanay, Kuya Mon, dyan sa China. Sa Shanghai. Yes, Shanghai. Sa Shanghai po, Kuya Mon. Ano yung ang sinasabi partner, bakit na-depress si nanay? Actually, 3 years pala siyang ano, nagtrabaho doon, Kuya Mon, partner. Hmm. And, ang nangyari, parang end contract na yata. So, nung gusto niya nang umuwi, aba, ginigipit siya, 87,000 pesos daw ang hinihingi sa kanya. Eh, parang sa, eh, ano pa, katrabuhan niya, eh, kung ganun din na magbabayad siya ng utang. So, ngayon, ang nangyari, parang yun nga. Dinamdam niya yan, nag-alala siya. Nag-alala siya. Ngayon, parang ayaw daw siyang tulungan at ayaw daw kasi nga daw may mental health. May problema daw sa pag-iisip, which is hindi naman. Nung, well, kinalaunan, yun nga, parang medyo nag-sink in na yung depression. Ayun, medyo may pasintabi sa mga kumakain, eh medyo gusto yata rin mag-big tip. Pinakita pa sa yung video, parang nalula ako eh. Pero hindi naman niya tinuloy. Pero medyo maano na. So, nag-aalala yung pamilya na baka daw, hindi na daw nila makita si mami. Yun. Nakausap pa raw ni Ken, itong nanay niya, na umiiyak. No, umiiyak daw, naiyak yung kanyang video call. Umiiyak, tapos mamaya magno-normal. Parang ganun, nakakaano na talaga, nakakaawa. Parang ikaw muna, kailangan makabalik natin yan, Bon. Yes, Kuya Mon. Sa yung Philippine Consulate nga po, may action po tayo. Ayan, si partner. Pero parinig muna natin yung nakausap, tsaka nakausap ni Kenneth, yung nanay niya nung sinasabi mo, nag-iiyak at may kutsilyo. Narito po yan. Ayun, oo. Oh, okay. Ay, di ba one day iwan kayo? Chilio. Siguro, baka hindi nakarating doon sa kinauukulan. Hanggang ngayon, nandun pa raw po sila. Kumbaga, hindi naman sa hindi pinansin, pero baka nagkaroon lang lapses. Alam nyo na, hindi natin masabi. So, kailangan talaga na may mag-mediate para makauwi po yung nanay nila. Yes. Kaya bilang aksyon, dadako tayo doon sa aksyon na natin. At atin na nakipag-ugnayan tayo ko yung sa consul. Kay Consul Marlowe Miranda ng Philippine Consul natin dyan sa China. Parang idulog ipa, kinuwento natin itong nangyayari doon dito sa ating kababayan. At narito po, yung naging pag-uusap. Whatever happens to me here, wala kayong iba.
bang gagawin kung hindi pumunta sa Philippine Consulate? Stick to one strong evidence. Isa lang ang naging employer ko dito sa Shanghai. I will not mention anything. Ang aking proof ay ang aking salary certification. At kung anytime mawalan kayo ng video for lost communication sa akin, wala kayong ibang gagawin kung pumunta sa Philippine Embassy. Ang Philippine Embassy ang magpupusyo sa Philippine Consulate. Hanapin niyo si Ms. Ella Palma. Siya ang nagbigay sa akin ng mga address ng police station. And the rest, yung record video na nakipapakit na caught in the app ang ilang tauhan ng Philippine Consulate na nagsasalita on the spot ng Philippine ICE and GP habang nakaturo yung kamay nila sa akin. Nakatingin sila sa akin. Isama nyo ang mga kaibigan ko dito na nag-set up sa akin. Si Eunice Loretimo NN, si LP Panaga Cebarius, si Hazel Panaga Loretimo, si Rita Jing Panaga, at si Alpres. Kung ano man ang mangyari sa akin dito, sasama nyo silang pakakasuhan. Yan, limang kaibigan ko na yan na Pinay. Pakasuhan nyo yan sa Pilipinas dahil sila ang nag-set up sa akin dito. Si LB at si Hazel ang agent ko dito. Lahat sila, silang dalawa. At si Jingjing, ilang tatlo, mga illegal recruiter. Set up nila ako, pinapalabas nila na napakalaki ng utang ko sa kanila na sa makatwit kung tutusin last year pa lang matagal ng bayad sa laki ng pagkukong. Yon, mga bilin muna yon kuya mo, bilin itong ating kababayan. Pag may nangyari daw sa kanya, pinagubanggit na niya yung mga names ng mga hindi daw tumulong sa kanya wala doon sa consul office. At saka may mga agent ang sinasabi na nagpadala sa kanya sa China. Kaya po, para ho malinawan, masaklulukan na natin itong si nanay na, at papauwi na natin sa lalong madaling palaw si Nanay Marlene. Mm-hmm. Ito, nakipag-ugnayan na itong ating kasama dito na si Desa sa consul, kay Consul Marloy Miranda. Clip number 5 na tayo, Viola. Na-arrange namin with the police officer, we have to write first a note verbal for that. They don't do anything without any request from us na ganito. May hawak silang note verbal. So, ang pinapagawa nila is any assurance na mabibigyan siya ng exit visa mm-mm. as soon as possible para maka-board siya on any flight. Kasi yes, wala pa rin flight ang arrival. Makakatulong yun sa depression niya. Mm-mm. At baka yun ang makatulong din para hindi na niya isipin na hopeless ang kanyang situation. Yes, totoo. Exit visa, ginagrant yan on anybody, to anybody na hindi na valid ang visa. So, oh, pero ngayon, ang ginagawa namin is requesting the authority is na mag-granta na siya na visa. The moment na may repatriation flight, pwede siyang sumama. Well, kung aabot yun sa October 30, pwede. Yun, may repatriation. So, kailangan na ayusin muna yung mga papeles niya. Kasi TNT yung status niya, Kuya Mone. Pero kailangan sa madaling, lalong madaling panahon. Mm. Mapaipan. No, nag-aalala na talaga yung mga kaanak. Talagang medyo... Yes, so may parang repatriation sa October 30 yung sinabi niya. I can mga... feel the pain of the relatives. Yes, yung anak mismo. Yung talaga yung mga video calls nila. Pero sabi para daw gumaan yung pakiramdam, mabawasan yung depression. Dapat daw palaging tinatagkakami communication, pinakausap. Yan daw ang dapat gawin habang inaasikaso yung mga papeles niya. So yun, so na gawin na i-coordinate na yan, Kuya Mon. So antayin na natin kung mapapasama siya doon sa bibiyahe pauwi sa October 30. Ayun. Sana makahabol yung kanyang mga dokumento na siya ay mapauwi na. Sabi nga nung anak eh, hindi na daw nila mapapalisin si nanay. Siya, hindi na dapat. Dito.
eh, kung ganun din ang nangyari sa kanya. Ayan, mabigat po yung na, sabi nga ni Kuya Mon eh, mabigat sa puso, mabigat sa dibdib, yung sinapit. Eh, mamaya ho, ito pa, isa pa tayo. Pero bago yan, yung munang good juice siguro muna. So, para mag-good juice muna ako. Para nalungkot tayo. Kasi parang mabigat pa Kuya Mon eh. Alam mo, sana ipagdasal natin na sana wala nang pupunta sa abroad. Kaya nga, Kuya Mon. Yan ang pangarap ni Kuya Mon eh. Noon pa. Mga trabaho dito, hindi na kailangan pumunta ng abroad. Abroad. Kaya kailangan eh, dumagsa pa ang mga investors natin. Umangat yung ating ekonomiya para dito pa lang, makapagtrabaho ka na, makakaya mo ng buhay yung pamilya mo. Diba? Kaya mo, alin, darating yung araw na yan. Darating. Okay, dito tayo sa susunod na sumbong. Ito, maganda-ganda ang nangyari kay Nanay ni Nita. Kasi habang siya nagtatrabaho abroad po yung mga nag-ipon para makapundar. Siyempre, yan ang mga lahat ang pangarap ng mga OFW natin. Ang makabili ng sariling bahay at lupa. Numero number one yan sa mga dreams nila o sa mga pangarap nila. At ito nga, si isa dyan, si Nanay ni Nita, na nakapagpundar sa Robinson's Land Corporation. Robinson's Land. Diyan siya bumili ng lupa para yung ginawa ng bahay. Diyan ito sa may Antipolo. 10 years to pay, Kuya Mon. 10 years niyang binuno itong house and lot niya. Tagal. Kaya lang, sabi niya, para bumili, umikse yung taon, dilakihan niya yung bayad. Oo, nilakihan niya yung bayad. So, umikse. Naging 7 years pa lang, Kuya Mon, fully paid na siya. Tayo. Magaling itong si Nanay ni Nita. Kaya lang, ayun, ang problema siya dito sa kanyang developer. Oh, sige nga, pakinggan natin si Nanay ni Nita. Kung anong reklamo niya dito sa developer niya. 2006 ko siyang nakuha, nabili sa Robinson, in-approve ng pag-ibig. Tapos ngayon, syempre nagma-monthly ako, okay naman yung monthly ko, walang naging problema doon. 2014 bayad na ako. So ang ini-expect ko, automatic yun kahit hindi mo siya ipaprocess, makukuha ko yung title kasi di ba tapos na. Kaya ang ini-expect ko kasi automatic yung pagkabayad ka. Siyempre ano yun, may tao talaga doon na dapat gagawin nila kahit walang nagre-request, di ba? Para pag anytime na may mag-request, naka-ready na dapat. Yun ang i-expect ko. So sabi na sa akin, 2 years pa uli. Dahil 2 years daw talaga ang process ng ano. So dapat parang kung lumalabas na 2014 ka nakapagbayad, 2016 dapat nakuha mo na. Dapat nakuha ko na. So more than 4 years na. Mahigit. Basta 6 years na. Running 6 years na yung ano ninyo. Hanggang nga hindi pa nai-issue. Hindi pa nila na ano. Hindi pa naaasikaso. Hindi pa nabibigay sa kanya yung titulo ng kanyang property na punta. Alin? Robinson's Land Corporation. Robinson's? Yeah, sa ating. Wala pa. Robinson's. Yeah, dito lang. Kapitbahay natin. Yeah. Biro mo, pinagbigyan na nga daw niya ng 2 years. Sige, hindi siya gumalaw. Nagtrabaho muna siya. Ngayon na, bumalik na siya dito sa atin for good. Siyempre, total, nakapagbigyan na siya ng palugit na 2 years. Inaasahan niya, ready na yung title. Pero hindi pa rin pala. Narito po ang pagpapatuloy ng sumbong. Tapos ang nangyayari, nung ito yung magre-request ako, sasabihin nila na, yes, yo, by bulk ang pag-process nila. Mm. Bulk, by bulk, paano kung lahat na lang yan, pagsabay-sabay, makakaya nyo ba sabay-sabay? Ano ba pinakapira nila? Bakit hindi daw nila na-issue that time? Tapos basta pag sinabi ko lang na pag tumatawag ako, ma'am, after 2 weeks, tawag kayo. Ang mangyayari, pag tumawag ako after 2 weeks, yung taong kausap ko, wala eh. Yung kaka-2 weeks ng kaka-2 weeks, inabot ng 3 years talaga. Biro yung pagtsatsaga ako ng kakahintay sa kanila. Yung inis ko sa kanila, na ito yung pupunta ako doon sa kanila para magtanong. Parang ang plastic-plastic ng mukha ko. Sir, musta na? Ay, 2 weeks, ma'am. Ano tawag ko after 2 weeks? Ganito, ganito, ganyan. Pero deep inside, no, inis na ako talaga. Kasi yung maghihintay ka, pagkatapos mong bayaran, madaliin mo ng bayad. Para bang ang tagal mong naghirap, magbayad, nag-aapura ka sa pagbabayad. Tapos, pagkatapos yun, parang wala lang. Totoo. Parang ka nakatira sa bahay mo na hindi sa'yo. Yun, nakakainis naman talaga yun, di ba? Di ba, Kuya Mon? Na, pabalik-balik, balik ba?
pinabalik-balik lang daw siya. Oh, yan yung kanyang reklamo. Eh, so... Pagkatapos mo magbayad ng buo, pabalik-balik ka pa. Dalawang taon na palugit. Pag maningil, on time, ha, madaliin ka. Pero pagka ikaw na may kailangan, wala. Diba? Kaya po, tinawagan natin ang pamunuan ng Robinson's Plan. At nakausap po natin dyan si Miss Trixie De Jesus, ang representative po ng Robinson's Plan. Narito ang kanyang naging paliwanag. Ano bang nangyari dito, bakit hindi niya pa nakukuha yung land title and kailan ba talaga niya makukuha? Si Acto man, hindi ka po mag-provide pa yung information ngayon. Pero just to share po, kausapin po namin yung buyer regarding to sa status ng title transfer niya po. Okay, kailan niyo siya tatawagan? Within the day, ma'am. Tatawagan pa namin siya. Within the day, sigurado yan? Yes, ma'am. Sure na sure daw. Tatawagan nila si nanay. Si Aling Ninita. Parang na-shock sila at may tumawag na isumbo mo kay Tulpo. Kala nila siguro walang magsusumbungan itong sinanay. Kaya naman, pagkatapos ng usap na yun nila ni Desa, ay ito, may update, may magandang update si Aling Ninita sa atin. Resulta dito sa kanya naging sumbong. Narito. Pagkatapos natin tawagan yung Robinson, doon pala sila kumilos. Mm-hmm. Napansin ko kasi doon pala sila nagtatawag, nagtitext, nag-i-inform. So, maya-maya, ina-update ka na nila. Oo, ina-update. Diba ito yung ina-update nila, ipo-forward ko rin sa inyo kung ano yung nangyayari, ano mga sinasabi nila. Pero anong reaction nyo ngayon? Nahawak nyo na yan, yung 7-6 years na pinakakaantay ninyo. Masaya-masaya ako. Kay Mr. Ramon Tulfo, nung nasubukan kong lumapit, quick pa lang reply, hindi pala yung basta sino ka, bibigyan ka ng magandang opportunity o chance na ganun. Lahat pala, walang pinipili, nabibigyan na yung tulong. Satisfied naman kayo, naging mabilis naman. Satisfied ako, lalo na sa inyo, pagka nag-text ako sa inyo, may reply ka. Thank you, Ms. Lesa, sa no effort niyo. Grabe, natulungan niyo ako ng bonggang-bongga. Kung hindi dun sa pagtawag-tawag niyo sa kanila, siguro ewan ko. Baka walang mangyayari sa akong ako lang gagawa. Ayun. Wow, good news na good news, ha? Talagang another feather on our cap. Ayan. Bonggang-bongga. Bonggang-bonggang satisfied. Si Aling Ninita. Bonggang-bonggang satisfied. Ayan. Quick. With a quickie response. Pag nag-text daw, mabilis pa sa alas 4. Ito yung one of quickie. Ayan na naman. May naalala. Yung mga quickie with this elevator. Sobra. At hindi naman yung elevator. Ba? Anong oras to? Alas 3 na madaling araw. On the floor. On the floor. Oh, pas-pasan mo. Tapos. Oh. 50th floor? Ano yun? Minutes din kaya? Wala. Hindi. Akyat. Mabagal yung elevator. Hala. Karag-karag. Masakay ka dapat sa karag. Kuya mo, sasa dapat sa karag-karag na elevator. Para mabagal. Natigyan, karag-karag yan. Huwag dun sa high-tech kasi yung tech na elevator, zhup, ganun agad yun. Bilis. I think mabilis eh. Ayan, so salamat sa Robinson and Corporation. Sana hindi na maulit. Sana matuto kayo. Pag may mga bayad na, paid na sa mga house and lot na ganyan, ayusin na. Ayun. Yung mga tips ko. Para hindi na kayo maisusumbong dito. Ayan. So salamat kay Aling Ninita sa tiwala niya dito sa ating palatuntunan. Ayan. Good job, Desa. Ayun. Ayan. Alright, so, isa pa tayong sumpong. Yes, sige, partner. Maisingit ko na to bago ating reminders. Break. Maraming salamat nga pala. Alam nyo ba ang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o ng mga halaman, matataas ang tubo, malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mauhuling lumalabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makikipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar,
at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. All right, thank you partner. Kuya Mon, magbabalik pa tayo. At para po dito sa isa pang kaso pa rin ng OFW na na-depress na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Yan ang atabayan ng huyat. At syempre yung mga text pa natin at saka yung mga ibang update. Babalik po muna kami makalipas ng ilang patalastas. Ang oras na natin ay alas 3:38. Ito'y tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang naapi. Ito'y tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. This is Eric Lacaine with the World News Jam, your weekly update of the most interesting stories going on around the world every Sunday at 7 p.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, also Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, and free-to-air TV. Also, check us out on the web at facebook.com/DZRJ810AM and our YouTube channel, RJ News PH. We'll see you then. Serbisyo publiko ba ang hanap mo? Programang tutulong at aalalay sa'yo. Tuwing Linggo, Carmen Ignacio, Mark Anthony Ignacio, Miss Teresita Amansek, Malasaki Kapwa. 2 oras ng aksyon, ng tulong, ng puso. Malasaki Kapwa. 1:00 to 3:00 ng hapon. Malasaki Kapwa. Mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV, TV Plus Boxes, Sky Cable Channel 224, Digital Free-to-Air Channel 29, facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel RJ News PH. Malasakit Kapwa. Aksyon, tulong, puso. Malasakit Kapwa. Alin. All right. Alin, yung narinig ko, yung Amerikano. Oh. Yeah, Radio Bandido. Na, ang cute. Pero nung araw, wala pa yung Globe. Ang pangalan ng Globe nung araw, Globe ITT. Yung talaga nung yes. Ano yun? Eh, sabi naman. May mauhong. La. Okay. Angel Viola. La. May mauhong tayo dyan. Parang may UFO. Wuhum. Takot ha. Anyway. Yan. Sige Kuya Mon. Tuloy nga po. ITT. Nung araw yan. Globe ITT. International Telephone and Telegraph. Eh, may Amerikano tumawag doon sa Globe ITT sa Makati. Mm-hmm. Sabi niya,
ITT Co. Kasi ka, ITT Company. ITT Co. Makati. Sabi niya. Parang alam ko na to, ah. Makati, sabi niya. Eh, sabi nung nakasagot sa kanya, kabutin mo. Grabe. Akala ko kabutin mo. ITT Co. Makati. Akit mo. Radio Bandido. Radio Bandido. Yes. Oo. Ayan, natutuwa na naman itong isa natin, itong isang viewers natin, Kuya Mon, no? si sabi niya, palagi na lang daw, nare-relate ni Kuya Mon, may ibang kwento ko palagi daw. yan ang veterans newscaster journalist. Lagi na, sa tagal na po niya sa larangan ng industry. Ay lahat po madudugtong po sa kaanuhan. No? Sa... Nairili ko talaga. Mahalay po si Kuya Mon, mahalay. Alam mo alin nung araw? Dalawa lang ang yung high school teachers, sabi nila. Interview ko isang high school teacher eh. Hmm. Ilan yung mga sino sa mga estudyante nyo ang mga na naalala nyo, you remember their names. So, uh-huh. Sabi nung kwan, dalawa lang yan, yung pinaka mauta o nag-graduate ng valedictorian at saka yung makulit. Pinakasutil. Pinaka-ogag. Sabi niya, kaya karamihan ng mga teachers, kilala ka. Bakit? Sa kasutilan mo. Yeah. At kaya ba sabihin sa katalinuhan? Hindi. Kasutilan tayo. Kaya tuwan-tuwa sa itong sinis eh. Oh, sabi niya, iba na naman ang topic ni Kuya mo. Ayan yun. Oo. Ito na nga, itong isang viewer din natin, saludo daw siya sa isang bumukay Tulfo. Natakot daw. Ito referring to Robinson's ito. Natakot daw sa Tulfo, sa isang bumukay Tulfo. Si Marites naman, naiyak hindi siya na sa unang aso natin. Napaliwanagan lang natin. Yun yung sabi ko nga kaya mo. Hindi naman natin tinakot. Si Marites. Yung mga angels natin kasi, Alin, na Kagay, kasama ka na. At saka kasama na si... Yes. Alam, pag nagsasend ng pag-alam, pag tumatawag sa isang opisina, nandiyan na reklamo. Kaya napapaliwanagan. Ama naman. Naalala ko po ate Kuya mo, may yung dati natin angel, nahari sa pagmumura mo. G-A-G-O kayo po. G-A-G-O po kayo. At least may po pa rin, di ba? May po. May gala. May paggalang. May po pa rin. Ayan. Sige. Dito tayo sa susunod nating sumbong, Kuya Mon. Ito isang OF rin. Ang hupi sa atin ay si Jose Renon. Kapatid siya nitong OFW na si Norley Apalia, 36 years old. Siya ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Doon siya nabaho. Kaya alam mo ba, kakaalis lang ito noong February. Noong February 2020 lang siya umalis. Pero, na-depress daw ito doon sa kanyang employer. Dahil doon sa kanyang amo. Yung amo daw kasi Kuya mo naglilihi. Buntis. Oh. So, lahat daw ng gawain niya, gagawin yung trabaho, pinapaulit. Para pinag siya. Oo. Sige. Papakinggan natin itong kwento, itong sumbong ho ni Ate Josefina. Yung nga po, pasumpong-sumpong yung ugali ng amo-amo niya, ganun ang nangyayari, ayaw siya pagtrabahuin. So pag nakikita niya, sinisigawan siya na sabi, doon ka na lang daw sa kwarto, matulog, kumain, ganun daw. So ginawa niya, doon lang siya sa rooftop ng tambay, ang pinalabas po, gusto daw siya magpakamatay. Sabi nga ganun sa bayonik, gusto daw magpakamatay. Sabi ng kapatid ko, ba't akong papakamatay? Na ayaw nga nila akong pagtrabahuin. Di, sabi ko, balik ako sa agency kung ayaw.
So nung nasa ano po, pinapulis po yan siya, tatlong araw pinakulong ng amo niya. Anong kaso? Dahil daw po dun sa tatlong, sa ano, na hindi nga siya makapagbayad ng ano, 300,000, pauwiin siya ng probinsya, ay ng Masbate. Sabi naman nung ano, nung pinakulong na po siya, wala namang maikaso sa kanya, dinala po siya ng pulis sa shelter, Kingdom of Saudi Arabia. Ilang days siya nakulong? 3 days daw po. Okay. Tapos, nung 3 days na siya dun, kinuha siya ng agency dun sa ako sa counterpart shelter. Doon po, mula nung kinuha po siya doon June 5, hindi na po namin siya nakukontak kasi kinumpis ka daw po yung cellphone niya ng counterpart agency. Yun. Pinapulis ng amo. Kasi nga, pauuin na lang daw. Kaya lang, pinagbabayad siya kasi nga hindi tapos yung kontrata. Saan siya kukuha ng pambayad? Kaya naman, mas ikinulong pa daw dun sa kwarto. At yun nga, yung mga pulis naman na ogag, sabi nga mga kuya mon, wala na akong maikaso, imbis na ibalik dun sa employee, dinala na lang dun sa shelter. Buti na lang sa shelter dinala. Hindi na ibinalik dun sa employer. Kasi alam mo nga, tama, tama. Mga nakabo, lahi ay aabusuhin ka. Tatandaan mo naman siguro yung nangyari dun sa Bading. Yung Bading. Hinuli yung Bading dahil Bading. Ano nga pala yung reklamo laban doon sa Bading? Yung kanyang sweldo. Sweldo niya, Kuya Mon. Walang kwan? Yung sweldo. Oh. Ha? Hindi daw kompleto yung sweldo niyang nakuha. Yan ang reklamo niya sa atin. Oh, pero pumunta siya sa police station. Oo. Pinapulis siya ng amo eh. Pinapulis kasi makulit siya. Oh. Ngayon, alam mo ginawa sa kanya sa pulis? Yung tinira siya sa puwet. labing tandaan mo yun, alin, labing isang yes. Pulis ang tumi. Yes! Ha? Oo, parang ni-rape siya. Pag kalalaki, sabi niya, yung musli pa yung putye. Di ba? Naka-uwi na siya at Pilipinas. Sabi ko, reklamo tayo dyan sa tungkol sa pag-rape sa'yo. Sabi niya, hindi na. Sarap naman eh. Katunayan nga, babalik pa nga ako dun eh. Sabi pa niya. Ayaw niya i-complain yung pagka-rape sa kanya. Yung sweldo lang ang kanya nag-complain. Ayan, nag-report daw sa OWA dahil nawala na ng contact itong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Nag-report na sila sa OWA dahil nawala na daw sila ng contact dito kay Norly. Nag-aalala sila kasi bakit, kasi nga, yung cellphone hindi na makontact nila kahit sa messenger, wala na rin daw. Narito po. Pagdating po dun, July 8, pinaalam na, ay June 16, andun si Norly. Kasi nagpunta na po ako ng OWA dahil sabi ko nawawala yung kapatid ko. Hindi na namin makontak kasi hindi na siya makapag-message. Nawala lang po kami ng contact noong June 5, kasi kinuha na siya ng counterpart niya. Dinala na doon sa agency, counterpart accommodation. Pagdating po ng July 8, pangalawang contact, na problema na naman itong kapatid ko dahil ang sabi daw ng counterpart, matatagalan ka pa ng uwi kasi magbabayad ka ng 300,000. Kinasuhan ka ng amo mo. July 16 po, yun na yung, ito na po yung ano, na nagulat yung ating, July 19, ganito na itsura niya sa accommodation po, na aksidenteng na ano, na picture ng anak niya sa messenger na ba't ganyan na itsura ng Ayan. Ito pinapakita ko kasi hindi tayo nakikita sa TV. Yung picture nung kapatid niya sa habang siya ay nasa accommodation. Yung parang walang-wala. Sobrang depressed. Bagsak na, payat na payat. Ibang-iba na daw yung itsura niya. Yun yung, ito yung pinicturan lang ng mga kasamahan doon sa accommodation. Tapos pinadala dito sa mga kamag-anak dito sa Maynila. At yun nga, nung nagpa-follow up sila, kasi kung ganun din lang daw ang sitwasyong kalagayan doon ni Norly, pauwiin na lang. Bakit gagawa na ng paraan? Lalapit daw sila kung kanino para mapauwi. Kaya lang, may masamang nangyari. Narito po.
Sabi ng pero hindi ko, na siya nakakausap dito. Opo, hindi na po. Hindi na makausap ng ate ko dyan. Umuungol na lang daw po. Ayaw daw po kumain. Sinusuka lahat ng kinakain. Mm. Sabi nila. Mm. Tapos July 24, nangumusta pa yung ate ko na kumusta na yung kapatid ko. Yung okay ate daw. Mo isa na sa Hong Kong. Nasa Hong Kong po. So, yun po yung kinukontak nila. July 26, ma'am, nalaman ko, patay na yung kapatid ko sa ibang ano pa, dun sa OFW din. So, ang ginawa ko po, kinonfirm ko yung recruiter niya, si Gina po. Sabi niya, sabi ko, ma'am, may balita sa kapatid ko, patay na daw. Tapos sabi niya, itatanong daw niya sa bayonet. Hmm. Yun nga po, ma'am, patay na daw, 24. Sabi ko, ba't ganun kayo, ma'am? Sabi ko, hindi na nga namin nalaman yung kalagayan ni Norley, tapos nalaman namin patay na pala sa ibang tao pa. Ano daw ikinamatay? Yung depression daw po. Ma'am, ang gusto namin malaman yung sinasabi ng recruiter niya na pinabayaan daw si Norley nung time na buhay pa. Hindi daw po inaasikaso. Ang nag... Yun. Ayaw na kasing kumain. Karamihan ng depression sa mga OFW, mm-hmm. yung homesickness. Yun, tama. Na, yung hulila sa bahay, yung namamahay. Oh, ay, homesick ka na nga, tatratuhin ka pa na hindi tama, di ba? Deadly combo. Oh, yan, deadly combination. Oh. Yes. Itong si Norley, talaga namang hindi na kumakain daw. Pag pinipilit pa kainin ng mga kasamahan, ilalabas lang. Kaya tuluyan na talaga namang alam itong si Norley. At nalaman nila, nalaman ng pamilya dito pa sa ibang OFW. Ang agency, Kuya Mon, Bionic Manpower Services. Bionic? Oh, bionic. Okay. Yeah. Yan ang nagpadala kay, yan ang padala kay Norley. Tinatawagan natin ang bionic mo yun, pero hindi na sina tayo sinasagot. Nakailang text tayo, kasi through cellphone lang, ayaw din nila tayong reply na tayo sinasagot. Kaya dinala na natin sa POEA itong kanyang reklamo, itong nangyari kay Norley. At nagkaroon na ito ng paghaharap po yung ng dalawang beses pero hindi pa rin daw humarap doon yung agency. Hindi na hindi pa nagpapakita. Oh. Kaya sabi ni POEA, i-recommenda na rin ang magkaso sa NLRC para doon sa iba pang mga claims. Kaya itong si Ate Josefa ay inaalalayan din natin ko yung mon kasi nga ang buong pamilya daw, especially nanay nila, eh, nadidepress din dito sa nangyari kay Norley. Yun. Kaya susubaybayan natin itong kaso ito. Gusto natin palutangin itong bionic eh. Kaya, kasi ito yung... Diba, ay, sumagot. Kaya tayo nag-joke. Diba? Kasi kumisa depressing yung mga... Totoo. Kaya kailangan balance eh. May joke. Okay. Ayan na. Ayan. Kaya, sige. Kaya nakikiramay po tayo dito sa pamilya nila Josefa dito sa pagkamatay. Naiwi naman na yung malabi, naiwi na, may libing na. Pero ito, hustisya ang gusto, siyempre, ng pamilya. Ayan. Patuloy po namin susubaybayan yung kasong yan. At para ba, bigyan po namin kayo ng update, siyempre, katulad din ng pamilya, gusto natin ng hustisya. Ayun. Ayan. Alright. Yung palang pinalawagan natin kahapon, yung nawawala, natakpuan na raw pala. Oh. O, nakita na itong si Jade De La Torre. Ayun, kaya buti naman. Yung pamilya, o, nagpapasalamat yung pamilya dahil nakauwi na si Jade De La Torre. Salamat po dun sa mga tumulong na makita itong si Jade. Ayan. Alright. Malakas daw ang ulan, sabi, nung mga nag-text sa atin. Malakas. Masarap matulog. Masarap. Hindi. Masarap maligo sa ulan. Magtampisaw. Na? Masarap matulog. Ayan. At malamig. Mamaluktot. Masarap mamaluktot. Oh, ayun. Matama. Masarap may kaakap. Asawa. Yung mga sa probinsya. Tulog na tayo. Hindi pa ako inaantok eh. Kasi malakas ang ulan. Ay, hindi pa ako inaantok eh. Hindi, tulog na tayo. Tulog na tayo. Hindi mo naman, tulog na tayo eh.
ulit. hindi niya mag-get. Hindi yung lalaki. Oo, hindi mag-get ng lalaki. Oh, may action na pala pagkaganap. Alright, nakaubos na ang isang oras natin, Kuya Mon. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo at madulas ang mga lansangan po natin. Doon sa nakamonitor na nagbibiyahe. Ingatan po ang pag-drive. Madulas. Lansangan. Oh, sige. Basa kasi. Madulas. Baka si basa. Basa. Ayan. At bahang baha. Maraming salamat po sa inyong ginapagsubaybay sa amin. Bukas po ulit. Ako po si Aline Ferrer. Samahan nyo rin ulit kami bukas, alas 3 bukas, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ako ang inyong kakampi na si Bon Tulfo. At ako naman po si Kuya Mon, ang original na sumbungan ng bayan. Sabay-sabay sa ating sabihin, Pinoy, mabuhay ka. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat baong. Walang imbis lahat na so we never acted like a goon. Tawang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa puwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessary.